tahimik po akong tao. Pero ngayon lang po ako magre-react dahil sa mga nangyayari. Mensahe ko po sa mga bodybuilder na nag-react sa video ng asawa ko. Bakit po may mga pinatamaan po ba yung asawa ko sa inyo? Ni isa po sa inyo, wala pong siniraan o binanggit na pangalan doon sa video. At isa pa po, nagpatawag po kayo ng meeting kahapon. Mabait pa nga yung asawa ko, pinagbigyan po kayo sa meeting nyo. Pumunta pa po siya kahit hindi nyo po siya kagrupo. Pero po anong ginawa nyo? Ininterrogate nyo po siya. At isa pa, wala po siyang karapatan magpaliwanag o manghingi na apologize sa inyo. Dahil hindi niya po kayo siniraan. At narinig ko rin po sa live nyo about sa petition, wala po kayong karapatan. Sino po ba kayo? Alam nyo po, ang kikiti din po ng utak nyo at mas mayayabang pa po kayo. Tututusin guys, hindi ko talaga dapat banggitin yung sahod ko. Tututusin, hindi ko dapat banggitin yung sahod ko. Pero sinugal ko sarili ko. Sinugal ko sarili ko na ang purpose ko dun, ang layunin ko dun, sinamantala ko hanggat si Pangulong Duterte pa ang naupo. Dahil naalala kong sabi niya dati, sa sunod na henerasyon, wala ng Pilipinong mga ibang bansa. Kaya sinugal ko sarili ko na hindi naman talaga dapat banggitin yung sahod ko. Binanggit ko yun para at least malaman ng buong sambay ng Pilipino, lalong-lalo na sa nanungkulang sa gobyerno, na ang kababayan pa nalang nangayas mo lang ang tinakos kaya pa. Ako na. Lang, yung nag-react, yung sa akin lang ha, yung sa akin. Yung unang video mo talaga, may caption ka doon. Inamin ko yun. Oo. Mali ka doon. Inamin ko doon. Inamin ko doon. Logic yun. May logic yun. May paliwanag ako doon. May paliwanag ako doon. Hindi. Kahit na anong paliwanag mo doon sa video na, sa caption na yun, doon, ako wala akong problema sa video mo eh. Mm. Yung pag sinabi mo lahat, totoo yun eh. Mm-hmm. Oo. Ang caption mo lang doon, ang hindi namin nagustuhan. Eh, sa caption mo ron, ang gamit. Oo. Na, hindi, mas madali dun eh. Pag talamin mo kasi, pag sabihin mo ba, may explanation, mahirap explanation yung Brad. Kasi nga, mali talaga. Minura mo yung Pilipinas eh. Inamin ko yun. Pero mga kapatid, aminin mo din sa hindi, talagang naging expression na natin yung mura. Lalo na pag galit ka, takot ka. Ang dugtong dun sa mura sa caption ay nandun sa video. Like for example, ganito paliwanag ko si doon eh. Like for example, kung lalo pag takot ka, o tawag dito, like for example, tangina, high school ang dinakos ko. Pilipinas naman ang bagsak ko nito. Saan ako pupulutin? Construction, dyan ito. Iyon yung purpose ko doon. Iyon yung ano ko doon. Pero, after kinabukasan, binura ko yun. Binura ko yun. Pero yun, hindi na napansin ng buong Pilipino yun. Ang napansin lang ng buong Pilipino ay yung sahod ko. Doon nag-viral yung gusto. Dahil doon, mayabang ako, binangit ko sahod ko. Inamin ko, sa vlog ko, hindi ko dapat banggitin yung sahod ko, pero sinugal ko sarili ko. Isa pa, sa video mo na yun, dahil sa video na yun, halos lahat ng bodybuilders, yung mga comment ng mga tao tungkol sa bodybuilders, doon nag-react lahat. Sa totoo, hindi. Doon! Alam mo ba yung, bago mo ba ginawa yung pag-upload mo ng video eh, pinag-isipan mo mo? Obo. Hindi ka ba na tulat o tilak mo lang ng damdamin mo? Eh yun po, bago ko po in-upload yun, pinanood ko naman yung busy ko yun. Pinanood mo mabuti. Obo. Pinag-isip mo mabuti. Obo. Alam mo bang marami kang masasagasaan? Para sa akin po. Sa tingin ko, press ko yun eh, live yun eh. Live yan eh. Hindi mo lang pag-dire-direcho ka doon eh. Alam mo bang marami ka makasagasaan ko? Alam mo bang marami pagbilis na rito? Naintindihan mo yun? Opo. Naintindihan mo? Oo. Naintindihan mo yung ginawa mo? Opo. Para sa aming mga pagbilis pa, alam mo? Marami kami rito. Marami kami rito. Marami kami rito. Pero, ang hindi magandang nangyari, nakausap namin agad. Sana, kahit na gano'ng pakalaki yung sinusweldo mo, kahit na gano'ng pakatapos, tinapos mo, bababa, tinapos. Huwag mong ipaglatlagan sa social media kasi la marami rito, low profile, malaki sinusweldo, hindi ka nakatapos ng ganito, nakatapos ng ganito. Pero,
Alam mo, pagka i-transfer sa Arabic, lahat yung pinagsasabi mo. Mm. Lahat ng barbilista rito, apektado. Ang karanga lang na isang barbilista, apektado. Mm. Dahil sa'yo. Nag-complete ka ba ng Madrid mo? Politiko. Hindi nga, ikilala mo pa yung mga tao. Nakita ko na ito, kaya siyempre, Tama na yun. Ako nga sabi ko dun sa video mo, tama yun. Ang hindi ko lang nagustuhan yung caption. Yun lang yun. Dapat sana, kung sinasabi mo na yun ang caption mo, aminin mo yung totoo. Wala namang problema eh. Kasi ang sa amin kasi dito, lahat ngayon, kaya nga andito, gusto lang marinig yung side mo. Gusto na, yung, di ba sabi ko sa'yo, bago ako nagpatawag ng meeting, sabi ko, Brad, gumawa ka ng video, mag-public apology ka, sabihan mo yung pangalan ng mga bodybuilders dito. Yung hindi lahat, yung mga bodybuilders sa Kuwait, lalo na bodybuilders sa Kuwait, di ba sinabi ko sa'yo ganun? Eh, yung gumawa ka sa OFW, na apektado pa rin kami, walang pan dun eh. Tama, palimari ko. Alam namin, tumikita ka na gito. Lahat tayo, magswerte tayo. At dito tayo sa pagkakarito. Pinagpala tayo dahil kumikita tayo ng ganito kalaki. Pero huwag nyo nang ipangalanda ka na ganito. Kinikita ko, di ba? Sana, okay. Sabihin mo, kumikita ko ng malaki ito. Huwag nang ibibigay yung figure kasi masyado nang mayapang ang dating. Hindi ba, yun ang sabi ko sa'yo na hapon, Brad. Mag-sorry ka na lang. Tapos na yun. Mag-public apology ka. Gawa ka ng video. Intindihan ka namin eh. Brad, can't it see? Okay, pare-parehas tayo. Nagtatawir ka, nakahubad ka doon. Matagal ba yung magbawal yun? Yes, ako matagal ngayon. Yes! Last 3 years pa yun. Lones, ganito yun. Dinilit ko na yun. Last 3 years pa yun. Lones, ganito yun. Kami nakatapos kami ng pag-aaral. Okay? Yung sinasabi mong kinikita natin dito, totoo din natin mahanap yun sa Pinas. Kahit ang trabaho mo doon. Totoo yun. Tama yun. Ang natamaan lang namin doon, yung sabi nila na, sandali ha, kayabangan ng mga bodybuilders. Oo. Pag sinabi nila kayabangan ng bodybuilders, ano pa? Ang laki ng katawan nyo, ang liit ng utak nyo, ang liit ng... Yun! Doon kami natamaan eh. O, may asawa. Sandali, Brad. May malat kaya. Ha? May sinabi ko yung kaulit na rin. Totoo yun. Ano nga? Malaki yung katawan nyo. Okay? Tama, di ba? May yung kaulit. Malaki yung katawan nyo, maliit ang utak nyo, maliit ang... Ang paan nyo, ang paan nyo. Ganun daw. Doon, Brad. Kasi, tapos muna. Ito nga daw eh. Sandali. Hindi ito kasi, Brad, hindi lang ito nangyayari ngayon. Noon pa kasi yung mga tao kasi, ang iniisip nila, pag bodybuilder ka, ganun ka. Ganun tayo. Sa ginawa mo, lalo mong sinira yung pangalan ng bodybuilder. Tama ba? Tama. Kaya, ang mas maganda doon, Matya, ito pa, si Bullet. Lawyer ni Herald yan. Hindi ko matinatang kaya na naging stop ko yan. Sa bata na yan. Saka lawyer ni Herald. Saka simula kasi yan. Galing ng hardest yan. So, bigyan natin ng pagkakataon. Marami naman siyang ginagawang mga videos ever since pa. Hindi siya naiiyang gumawa ng mga videos. So karapatan niya yun, kahit sa opisina ko ginagawa niya yan. Pero may mga times naman na pag meron siyang supply, kinukonsulta niya naman sa atin. Ini-step aside naman niya. Pero yung hihikarain ng permiso para dun sa pag-upload ng video, hindi po totoo yun. Hingi po siya lang sang ayon sa akin na. Baka misunderstanding lang po. Pero after po nung upload niya yung video, nung nagkakaroon na ng bashing, dun siya humingi sa akin ng payo na kung ano yung dapat niyang gawin. Tapos na. Sira na. Yun, after nun, sinabi ko naman sa kanya na marami na nag-share, marami na nag-comment dyan. So, hindi mo na pwedeng burahin. Unless, kung meron kang inaamin na pagkakamali, mag-sorry na lang tayo. Tama. Pero yung video niya, is... Kahit anong gawin kong panonood naman is wala naman siyang masabing mali. Doon lang sa caption, actually isa ron, number one doon. Ang number one doon na pinagtutunan ng pansin is yung sinabi niya na yung EUD putang bansa natin. Doon lang talaga. Ngayon, kahit sinabi ko sa'yo nung nabasa ko. Diba sabi, anong sinabi ko sa'yo nung pinabasa mo sa akin, that time tumawag sa akin yan. Pakinig mo lang.
So sinabi ko sa kanya, mali yan. Yung sinabi niya, hindi po ta. Sandali, sandali, sabi niya, balik mo yung sinabi niya. Eh yun, yung isang point doon, hindi totoo naman, kasi hindi na ako punta dito para pagtanggol siya. Oh. Pero yung side niya ng mga tama, is nandito ako para protektahan din siya. Kasi magkakasama tayo eh. Oh. Para maiwasan natin yung di pagkakaon, yun. Kasi magkakasama tayo sa industriya. Yeah, so ipa-vlog niya rin yan, para tapos na. Eh, para matapos na yung issue natin, oh, yun. Ganun. Sure, so yun nga, ang isang number one na nakita ko, bukod dun sa sweldo niya, nag-point out lang, is nung mabanggit niya na yung PUD putang bansa natin. Yeah. So yun talaga kahit sino magagalit, no? Sinabi ko naman, inamin naman niya yun. Sige, ganito na lang, Brad. Para matapos na to, kasi yun lang man ang inihintay natin dito eh, namin. Na gumawa ka na ng public apology, na mag-sorry ka, lalo na sa mga body builders. Sa totoo lang, yung 62,000 mo, sideline lang yata yan ng mga isa, kulang eh. Sa totoo lang yan ha, live to Brad. Ito. Oh, totoo yan, ako na, live na to. Ako na magsasalita. Ito. Totoo yung sinasabi niya, ako na magsabi dito. Totoo yung sinasabi niya, hindi namin kikitain. Sandali, napatapos mo muna ako. Sinabi kasi niya eh, hindi namin mahanap, makita yung sahod ng 62,000 sa Pilipinas. Pero, yung iniisip ng mga tao na kami mga bodybuilder, malalaking katawan, mayabang, malaking katawan, maliit yung utak, at maliit yung daliri. Mali po yun. Hindi po yung totoo. Siya lang siguro. Siya lang yun. Wala, hindi kami kasama doon. O ganito lang daw, ganito lang. Hindi kami kasama doon. Ay, mga anak ko, may anak ako ha. Daming anak ko. Kaya, ewan ko lang sina Danny, sina Res Noel. Parang ganun yan. Pero sa totoo lang, hindi totoo yun. Gusto lang bawiin yung sinabi ng mga bashers niya na bodybuilders, malalaki yung katawan, maliliit yung utak, graduate kami ha. Siya hindi siya nakatapos kasi nasa bayabasan siya noon eh, pinapaaral siya. Okay na, sabi mo na yan. Ulitin ko lang. Pero sinugal ko sarili ko para at least malaman ng nanungkulan sa gobyerno ng isang tulad ko pala, kaya kumita ng ganun kalaki sa ibang bansa, nang sa ganun. Sa susunod na henerasyon, mapag-aralan nila na wala na yung mga hindi tapos sa pag-aaral, mabigyan na ng magandang trabaho. Iyon yung purpose ko doon. Walang iba. Buti kung dinar din doon. Hindi. Walang iba. Walang hindi. Iba. Hindi dinar doon. Hindi mo makakumpara yung darili ko, lima, pero hindi makapantay. I mean, kahit paano. Huwag mong sabihin na mga okay na yun kasi na-gets na namin lahat yun eh. Yun na lang ang gagawin mo, Brad. Inaasahan, inintay namin yun. Kasi nga, eto Brad, ito, sa lahat ha, para sa lahat, makinig tayo. Ito, sa ginawa niya ngayon, parang, ang alam mo yung kanila na, ito, live to eh. Alam mo yung gusto nilang mangyari. Petition. Gumawa kami ng petition, ibigay namin sa embahada, papauwiin ka, kawawa ka, Brad. Lahat kami, oh. Asa tingin mo, pipilin mo kami lahat, ano mangyari sa'yo? Sino maging construction worker ulit? Ikaw. Kaya, sa next time, kung magsalita, kung mag-video man, ingat-ingat lang. Tama yung ginagawa mo yung mga exercise yun. Okay, bahala ka kung tama yung mali. Sa'yo yun eh. Pero yung mga ganong klase, basta makita mo tatamaan yung mga bodybuilders dito, tahimik na lang. Kaya mo na. Discarte ka na lang, discarte mo. Kanya-kanya. Sa aking mananaw, Brad, Gerald, mag-vlog ka man, mag-video ka man, iwasan natin magsalita ng hindi maganda. Kasi, social media, lahat yan makakarinig, lahat yan makakarating kung saan dapat makarating. Iwasan ang pagmumura, iwasan ang pagsalita ng hindi maganda. Pero ikararangal mo, itaas mo. Wala kaming problema dyan, saludo kami sa'yo. Itaas mo ang lahing Pilipino. Kasi nag-iisang industriya tayo. Kasi dalawang grupo to, Pabak at Pitro. Lahat yan nagtutulong-tulong. May problema rin dadama yan. Eh ngayon, kung hindi natin naayosin ito, sinong dadamay sa'yo? Yung makasama mo sa sa'yo. Kaya, tinatawag ka rito, gano'n na lang. Kilala ka rin ni Blitz. Yan, kaibigan ko yan. At ako rin kapatid. Siya rin na nag-train sa'yo. Kaya nga po yan, marami nagsilabas ang mga video. Hindi ko pinatulan para hindi lumaki ang gulo. Ang pinatulan ko lang, yung 69. Hindi masarap yung 62, masarap yung 69 para may iba yung usapan, para ma-out of topic. Sige, kasi may pasok ka, di ba? Cut na natin yan, yun na lang gawin mo, Brad. Tapos. Tapos
Eh, pag babayaan, explain ka lang, explain. Magkamali na naman. Oo, sina. Pasensya ka na, hindi naman ako galit sa'yo. Hindi kami galit. Mag-apologize ka na kasi para bang pinalabas mo, video mo. Ikaw pang ano eh, tama eh. Huwag ka nang mag-ano. Kasi hindi lang yung Pilipino bodybuilder sa Kuwait ang dami. Kuya, isa nga pala kuya, talagang sumamata na ng loob ko. Dahil sa utu lang, Apologize pa na lang, hindi lang din sa mga bodybuilder dito, kasi mga nasa Pilipinas. Oo, tama. Kasi dito, naiintindihan ka namin. Oo, kanina. Ako talaga kuya, aminin ko sa iyo, sumama ng loob ko. Dahil sa utu lang. Hindi ako kasal sa dalawang grupo. Inamin ko yun. Pero, sa utu lang talaga. After 2 days na nag-viral yung mga videos ko, kung sino pa yung nandito sa Kuwait, sinishare yung mga yung video ng ibang tao na may kasama ang utang inakahiral. Alam ko yun kung sino mga tao na yun. Ako, nasabi ako sa'yo. Kasalanan mo pa rin yun. Kasalanan mo yun. Kasi nga, yun ang feelings nila eh. Gusto nila magsalita ng laban sa'yo, may nakita silang video, yun. I-forward sila sa'yo, itatag nila sa'yo. Ay, hindi mo masisisi yung tao na magsalita ng gaya. Tama. Dahil yung mag-fire pa na sa'yo. Dahil sa sinata mo, kaya yung bakit sa iyo. Nung mabasa nila. Diba? Hindi mo makuha yun. Kaya nasabi ko sa'yo, apektado talagang bodybuilder sa Kuwait. Kaya yun. Walang ikaw na putang ina ka? Putang ina, kahit sabihin ko. Diba sa sinata mo ba? Pakita mo naman yung 62 mo. Wa. Pakitag si ano, pakitag si paki-mention si AJ Mutya, si Miss 69. Si Mutya. Magpaghiwalay na ako sa kanya. Dito na ako kay ano, dito na ako kay Jasmine, parang bata diyan. Ayun, nabati ko po si ako to. Good day yan. Kahit saan man ang sulok ng mundo, guys, tayo mga Pilipino, guys, the best po tayo. Lalong-lalo na sa mga OFW na tulad ko, guys. So, to lang, promise. Ay, Galinada, matuti. Akala ko mautin. Matuti pala. Sorry po. Ay, Galinada, matuti. Natakot ako kay, ano, kay CB nito. So, to lang, natakot ako sa niya dahil kung napansin mo yung katagang binitiwan niya, magbiro ka sa lasing, wag lang sa katulad yung dalawang taong hindi nakakatikim. Doon ako. Yung that time gusto akong tumawa na talaga nakakatakot. Stila, Ryan, why not? Basta bukas po, alas 5 po ng hapon guys, kita kasi po tayo dyan sa Salmia guys, Nanay Eden Restaurant. Mabuhay! Miss Timbang. Sa totoo lang hinahangaan kita, lagi kitang pinupuri sa asawa mo. Lagi kong sinasabi kay Hiral, huwag mong lukuhin si ma'am, huwag mong lukuhin yung asawa mo dahil maganda naman yan. Maganda, malaman pa. Pero tas ganyan, gaganyanin mo ako ma'am, huwag naman ma'am. Grabe oy. Huwag mong, wala eh, di ko alam anong kasalanan ko sa'yo ma'am. First pa lang ma'am, sabi ko sa asawa mo. Ipaalam mo sa asawa mo na social media lang to. Dahil pag yung asawa mo nang ialam, hindi ko rin alam kung anong magagawa ko. Eh, please lang, ma'am, oy. Kung kausapin mo ako, ma'am, nang maayos, fine. Walang problema dyan, ma'am. Ngayon, paintindi ko lang. Social media to, ma'am, eh. Kumakalat na, ma'am. Sasabihin mong ano ako, dito, ganyan. Huwag mong basihan yung panlabas kong anyo, ma'am. Huwag mong basihan. Dahil hindi mo tunay na kilala, ma'am. Hindi nga kita hinuhusgahan, ma'am, eh. Pinupuri pa nga kita sa asawa mo. Oo, pinupuri kita lagi. Nag-PM kami, tas binilock ko siya. Tas ayun. Tas hanggang sa in-unblock ko, kasi okay na eh. Wala na eh. Wala nang gulo eh. Tas sabihin pa nung iba, fake account, no? Hindi ko to fake account. Hindi ako dilawan, oy. Nagumagawa-gawa ng fake. Hindi. Hindi ako tae. Please lang, ma'am, ha? Please lang, ma'am. Wala ba, doy? Nawala sa iya ako eh. Kipos pa naman ako ang post. Kaong kong hotdog. 62. Pero kapris yung man akong giingon. Goodbye. Murag di man. Di ko palabot ato ba. Murag. Kapoy kong adjust. Ay, yung labda. Ay, kapoy kong. Nagdaro ko. Direng tarong. Ay. Ay, ginuo ko. Tabang mga langit. Uy, kapoy aning social media. Ay, deactivate na lang siguro ko. Ano, para mga hustle man. Labot-labot naman ka, ma'am. Murag, eh, huwag labda, ma'am, oy.
Eh, pag ikaw naman yung sa kuwa, ma'am. Lakot na siya. Lakot siya kayo. Pag sinda, kanagong, yung bang tipong sobrang busy mo, grabe yung pag-araro mo, tas may mag-send sa'yo na ganun. Uy, pinost ka ng asawa ni Harold sa comment, tas nilagyan ng caption na ganito, ganyan. Tas, nakaano pa naman na, kinain ko daw yung 62 ng asawa niya. Hala, uy, ma'am, basa-basa daw sa, ma'am, hey, ma'am, di ko ugali yung ipahiya ka, ma'am, pero yung sa akin, nakikiusap ako ng maayos ngayon. Sana naman, wag, kilalanin mo yung muna yung buong pagkatao ko, ma'am. Wag naman yung agad-agad, dosgan mo ko, dahil hindi mo kilala, ma'am. Sa totoo lang, pinupuri-puri pa nga kita sa asawa mo. Pag-arabi, uy, binalak ko na yung asawa mo, ma'am. Hmm? Para hindi na siya mag-message sa akin. Hindi ko rin naman nakalain na gano'n yung mga sasabihin niya. Basta, uy, kapoy suwa, Jess. Magdaro na ko, uy, kayo murag busy.